Ilang tauhan ang Bureau of Immigration ang iniimbestigahan dahil sa pagtitiktok habang naka-uniporme. Ipinagbawal yan para mapanatili raw ang integridad at imahe ng ahensya. My report, si JP Soriano. TikTok, ang social media app na tambayan ng netizens lalo ngayong may pandemya. Nitong Oktubre, umabot na sa 689 million ang TikTok users worldwide. At sa 73 million internet users sa Pilipinas, 29% na may edad 16 hanggang 64 ay gumagamit ng TikTok. Pero ang Bureau of Immigration ipinaalala sa kanila mga kawani na ipinagbabawal ang pag-TikTok kung naka-uniforme at nasa trabaho. Ilang tauhan na raw ng BI ang iniimbestigahan ngayon dahil sa paglabag na ito. Meron tayong code of conduct at saka meron tayong internal social media policy na nava-violate ng mga gumagamit ng TikTok while on duty. And lalong-lalo na po yung no mobile phones na polisiya po natin na kapag tayo po ay naka-duty sa immigration counter sa airports, bawal pong gumamit ng mga mobile phones. Ayon sa Civil Service Commission, hindi ipinagbabawal sa government employee ang paggamit ng social media apps gaya ng TikTok. Ang bawal ay ang pag-post ng video habang naka-uniform, lalo na kung walang pahintulot ng departamento o ahensya. Why will you wear your uniform in a TikTok? Para ano po yon? Is it to promote the immigration office, the bureau? In what sense? So if you want to go trending using your personal capacity. Huwag niyong idamay yung inyong ahensya. Ang paggamit ng social media tila second nature na raw sa mga Pilipino. Sa artikulong isinulat ng Esquire magazine base sa ulat ng onby.com, top nature ang Pilipinas pagdating sa pinakamaraming oras online. Mahigit 102,000 hours o katumbas ng mahigit 11 taong nakatutok sa social media ang mga Pinoy. Mahabang panahon kung ikukonsiderang maigsi ang life expectancy ng mga Pinoy. Paano nga ba masasabing may social addiction ang isang tao? Kung yan yung total number of hours na yan, for example, sa isang 24-hour day, di ba, halos kalahati ng oras mo ginugugol mo na sa social media, then meron kang overlapping problem. Kasi ibig sabihin, the time that you spend in social media can be used more productively. Si Princess, nakatutok na nga abot sa 13 oras kada araw sa kanyang cellphone para mag-internet. Halos araw-araw po, babad tas magdamag. Nagpe-Facebook po tsaka YouTube. Paano nga kung kunyari mawala ang internet? Baka tutulala na lang po sa mga. Payo ng mga sociologists para malampasan ang pag-a-addict sa social media. We should try to explore other activities sa bahay, especially with our families. We should also create a schedule for the use of social media. Try to also practice trying to unplug. Sa isang maghapon, kinakailangan magkaroon ka ng quiet time also for yourself. JP Soriano, GMA News.